Hello sa inyo mga kapadyak! Sa video na ito ay may ire-review tayong isang bike parts at ito nga po ay ang IXF na crank arm at itong Ragusa na chain ring. So titignan natin kung ano po ba yung specification nito, ano po ba yung weight ng chain ring at ng crank arm at magkano po ba yung presyo nito at higit sa lahat kung mararecommend ko ba sa inyo to or hindi. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, ako nga po pala si Jade dito sa Jade D. Hamco Reviews. So ayun nga mga kapadyak, simulan na natin ang pagre-review. So ito nga po pala yung IXF na crank arm. At meron siya ditong left crank arm yan. Tignan muna natin sa kanyang overview. Tignan muna natin yung kanyang design. Kung makikita nyo, silver siya na matte finish. Yan, kung makikita nyo, hindi siya masyadong glossy. At nakikita nyo dito sa part na to, ang size po pala nyan is 104 BCD or 104 BCD. At yung spindle niya is makinang. Yan, okay. Tapos meron siyang rubber dito. Tapos yung rubber dito nahulog. At pagdating naman sa kanyang left crank arm, yan, ganito po yung itsura niya, silver rin, and yan, nandito yung mga bolts, dyan po yung higpitan, mga kapadyak. Yan, may butas, pwedeng ipasok yung daliri. At dito naman is nalagyan na ng pedal, and same lang siya. So tingnan natin kung ano po ba yung material na ginamit dito sa IXF na crank arm. Nain natin dito sa kanyang spindle para malaman nyo. Yan, itong spindle na to is hindi po yan alloy, kundi bakal po yan. Yan, tingnan po, magnet. Nadikit. So okay na okay yan, bakal. At pagdating naman dito sa kanyang arm, yan, di po nadikit. Ibig sabihin po, is alloy po yan. Yan. Alloy rin po to. Alloy yung parts dito. Pagdating lang sa kanyang spindle is bakal lang po yan. Unahin, ano na rin natin yung chainring nito na ginamit ko is Ragusa. Ragusa na chainring, 42 teeth, at ito ay 104 BCD. Yung material na ginamit dito mga kapadyak is alloy na siya. At ito ay 42 teeth. So, okay, malaki-laki. Sakto, yan. At ito po yung ikakabit nating chainring dito sa IXF na crank. Ano po ba yung weight nentong IXF na crank? Ang weight po pala nento kapag pinagsama ito, yung left and right, is around 660 to 680. Kasama na po dyan yung bolts. Yan. So okay na rin para sa budget na Hollowtech na crankset. At may kasama na rin pala siyang bottom bracket. So yung bottom bracket niya is aluminum na rin. And ang weight nito is around 100 grams. It's common na to para sa mga budget na bottom bracket. And pagdating naman dito sa kanyang chainring, yan. So ang weight po pala nitong Ragusa na chainring na 42 teeth is 90 grams. Napakagaan po niyan, 90 grams. Tignan natin kung ano po ba yung magiging itsura nitong chainring kapag kinabit natin dito sa may IXF na crank. So ito na mga kapadyak, kung makikita nyo, napakaganda ng design nitong chainring at ng crank. So crankset na po siya mga kapadyak, at ang color combination niya is silver na black, which is bagay na bagay yan. Yan, napaganda. Tsaka yung hulma niya mga kapadyak, yung hulma ng crank is napaganda. Yan o. Ito naman kasing chainring na to is narrow wide na po siya, kaya pwede po siyang 1x. So yun nga mga kapadyak, magkano po ba ang presyo ni IXF na crank at ni Ragusa na chainring? Unahin natin sa IXF na crank. So may kasama na itong yan, lock and ikutan, yan, para dito sa lock and bottom bracket. Ayan po, magkakasama po sila at kasama na rin yung bolts. So ang presyo po pala niyan is around 1,100 to 1,200. And ilalagay ko po yung link
dito po sa description below. At pagdating naman sa Ragusa na chainring, so nagkakahalaga lamang po yan ng mga 250 pataas. Depende po sa bike shop. Yan. Pero 250 pataas, meron ka ng 42 teeth na narrow wide na chainring. Mararecommend ko po ba itong crankset na ito? Ang masasagot ko po sa inyo mga kapadyak is oo. Lalo na kapag budget na crankset yung hanap mo at matibay. Kasi itong IXF na crank arm is mukhang siyang matibay eh. Kasi ano siya eh, aluminum 6061 which is matibay talagang alloy. At ang kinagandahan pa dito is bakal na or chromoly steel na yung spindle niya. Ibig sabihin, mas matibay ito kapag iniikot. Yan, hindi agad-agad ito bibigay dahil nga bakal ito. Pagdating naman sa kanyang mga bolts, okay na rin, na okay na rin to. Yan, marirecommend ko po talaga na kung bibili po talaga kayo ng isang crankset or yung crank, mas better na bilhin niyo po yung IXF na crank. Yan, ganyan. May iba't ibang brand po yan eh. Hindi lang po IXF, pero pare-parehas lang po yung itsura. Pero yung ganitong design na crank, okay po yan. Maganda yung quality. Yan. At dito naman sa chainring, kapag naghahanap ka lang ng budget na narrow wide chainring na mataas, yung 42 teeth pataas, ito na, yung Ragusa chainring. Pinakamababa na po to kasi yung ibang mga brand, matataas po yun. Unlike dito is around 250 pataas. Meron ka ng chainring na narrow wide na 42 pataas. Ang kinagandahan pa dito, pagdating sa kanyang bottom bracket, mga kapadyak, smooth niya oh, napaka-smooth. Yan. Nilagyan ko na kasi ng grasa, dinagdagan ko ng grasa, kaya mas lalong smooth. Pero nung wala itong grasa, smooth niya ikutin. Pero need po talaga nating lagyan ng grasa kasi konti lang po yung nakalagay na grasa sa loob. Mas maganda, bago nyo ikabit, lagyan nyo muna po ng grasa. At pagdating naman dito, plastic. So, ayun nga mga kapadyak. Itong crank na ito, mga kapadyak, common natin itong makikita sa mga bikers. So, nagamit kasi sila nitong crank arm kasi matibay nga po. At bukod sa matibay, budget friendly po yung crank na ito. Bali mga kapadyak, ikakabit na natin itong Ragusa na chainring at IXF crank dun sa ating bike. So gagawa na lang ako ng video kung paano po ba magkabit ng Halotech na crankset sa ating mga bike.